In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Choose to nurture your good nature. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kalooban ng bawat isa sa atin. Again, like when yesterday, Jesus is giving images on how we could understand the kingdom of heaven. Sa katotohanan, sa ating buhay, it is not always perfect. May maganda, may mabuti, at meron ding hindi masyadong mabuti at hindi masyadong maganda. Minsan, mayroong isang Cherokee Indian. Nagkukwento siya sa mga bata. Itong elderly Indian, sabi niya, inside of us, there are two wolves. Sa kalooban daw natin, mayroong dalawang asong gubat. And these two wolves, they keep on fighting. They are struggling. Nag-aaway. Tapos nagiginig yung mga bata dun sa matandang Indian, Cherokee Indian. Tapos one of the kids, out of curiosity, kasi nag-aaway daw yung dalawang asong gubat, ang tanong niya, may ask a question? Yes, what do you want to know? But who will win? Kasi yung dalawang asong gubat, yung isa mabuti, yung isa masama. The good wolf and the bad wolf. Nag-aaway yan sa kalooban natin. Ang tanong ng bata, sino ang mananalo? Ang sagot ng matanda, it depends whom you feed. Sinong pinapakain mo? Sinong inaalagaan mo? Sinong binibigyan mo ng chance? Sinong binibigyan mo ng oras? Yan ang mananalo. I pray that in our reflection today, we choose to nurture the good nature in us. Yung kabutihan, bawat isa. Ang bawat isa sa atin, may kakulangan, may kasalanan, may pagkukulang. Pero naniniwala tayo, galing tayo sa Diyos, anak tayo ng Diyos, tayo bininyagan, tayo ay may mabuting kalooban. There is the good in us. Invest yourself in positive relationships with family, with good friends, with co-workers, with neighbors. It will bring the goodness, the natural goodness in you. Lalo na sa mga kabataan nagsisimba. Napansin ko, nagsisimbang kabataan dito. Marami kaysa sa mga sa atin. Mag-isama kayo sa mabuting kaibigan. Yung kaklase na kasama kang mag-aaral, hindi ka isasamang magbabarkada o hindi mag-aaral. Yung sasama ka mag-graduate, piliin mo yung pamilya mo, yung pamilyang nagmamahal sa'yo. Yung kasama mo sa trabaho that makes you productive, or even your boss or elderly who could teach you, who could guide you. Sabi nga, look for people who will inspire you and bring the best out of you. Yung mga kaibigan na parang they will guide you to become a better person. Choose relationships more than money or fame, because this will keep people happy throughout their good lives, their good relationships. Maganap kayo ng tao are supportive, cheerful, nurturing, and warm. And when you have this, the goodness, the good nature in you happens. Good relationships, when nurtured, will delay even our mental and physical decline. And we become better, they are better predictors of a long and happy life. More than wealth, more than social status, more than intelligence and IQ, more than genes. Kasi sabi nila, umahaba yung buhay mo siguro dahil lahi nilang mahabang buhay. Ah, kaya ba habang buhay nila? Mayaman kasi, papacheck up o marami silang masarap na pagkain o mas mataas yung IQ. Hindi. Ang nakakahaba din ng buhay ay ang magandang relasyon. A meaningful life that gives you reason to stand, to enjoy life, to be excited every day, and not give up. Dito po sa parokya natin, ang mga kabataan napaka-active. Itong latest choir natin, itong mga altar boys, ngayon choir sila. Ang pangalan, Sunis.
Tunis Sacristan. And I'm very happy. Dahil madalas kung minsan walang choir, nagpapatugtog lang nang tayo ng recorded music or recorded songs of choir, they volunteered to develop their own selves. And when you develop this, it's not only that singing, it's the friendship. It is the contribution and brings out the best in you. Naniniwala ako sa mga kabataan, ganyan din. Choose to develop yourself. Meron din sa atin dito, sumama sa basketball. So far, 5-0, consistent naman sila. And in a way, you see, it's not only singing, it's even your physical strength and your health, the happiness of friendship. In this way, I hope it will make you a better person. Yung lalabas yung kabutihan mo bilang tao. Another group of youth, yung COMI, na, at saka yung altar boys, yung knights. Last Sunday, nag-swimming sila, at saka, ang tawag doon, yung team building. 100 participants. Kasama yung sa San Antonio, Margot, at saka yung Lourdes Deca. They are 100. And I'm very happy. Nagkakaroon ng interaction yung mga kabataan sa Margot, sa Deca, at dito sa Sapang Bato. Nagiging magkakaibigan pa sila. Di ba, Sean? And in that way, you realize it's beautiful that the goodness in us happens to support each other. Sana pag malungkot kayo, huwag kayong magkulong. Pumunta kayo sa mga kaibigan nyo nagmamahal sa inyo bilang kaibigan dito sa ating simbahan, sa mga pamilya ninyo. Another example, yung youth choir, another choir, were singing every Sunday evening. They are offering free lessons for singing, voice, piano, guitar, ukulele, dance. That meron pa palang dance. And they are offering this every weekend of August. Habang wala pang klase o nag-umpisa pa lang yung klase, from age to 10 to 21, free. And maghahanap ako ng sponsor na merienda. But what is important is we have the opportunity to develop what is good in us. Hindi ko po plano ito. Plano ng mga kabataan. Hindi ko sinabi sa mga sakristan, kumanta kayo. They took the initiative. Kahit yung kanilang outing, binagyan lang natin ng ginawa natin ng team building. It's their initiative that we just support. And I'm very happy we choose to nurture our good nature. Because goodness and happiness, we do not just long for it or long to find it. Huwag mo sabihin, sana masaya ako. Or sana magiging mabuti ako. Huwag lang sana. Create it. Do it. Gawin mo. Because goodness is not only about positive thinking. It's also about positive action. Do something about it. It is important not just to be thinking positive things, but to do positive actions. Because our brain has its own functioning. Kung minsan ang isip natin, minsan ayaw, minsan tamad, minsan natatakot. But when you decide to act upon what you want, action of understanding and caring for others and of yourself will do so much. It will bring goodness and happiness. Halimbawa, di ba nag-exercise kayo? May exercise? Nagda-diet din kayo? You can also nurture your good relationships. Hindi lang po exercise ng katawan o diet ng katawan. Nurture your relationship also as essential to our well-being. Kasama sa ating pagkatao, ang pag-alaga sa kabutihan ng ating pagkatao, sa kalooban natin at sa kalooban ng ibang tao. Choose to nurture your good nature. In each one of us, there's this fish. May kabutihan. Pero meron din kumisan kasalanan, hindi magandang ugali. Throw it away and give space to goodness and happiness. This is our good news. This is our celebration for this Mass. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen.